Ano, nahulog si Papa? Eh ano, kumusta dyan? Ito, andito. Napatignan ko naman na siya sa doktor. Nabali yung kanang binti niya. Nakakast siya ngayon. Naku talaga? Eh si Baby Roberts yung nag-aalaga sa kanya habang wala ako. Tinawagan ko si Tita Angela. Andito na siya ngayon, tumutulong. Wow! Ang gaganda, anak, ano? Oo, Nay. Uy, naalala ko nga pala. In fairness, ha? Nakakatuwa ka. Nasasabayan mo. Maski na mahina ka sa English, ang pagtataray ni Ingrid, ha? I like it, ha? Eh, para naman, Nay, ano, kahit magaling sa English yung Ingrid na yon, syempre, laking kalye yata to. Nararamdaman ko kung nalalamangan niya na ako tsaka inaargabyado ko, di ba? Correct! Ayun ba? Oo nga. Uy, Nay, ang ganda nun, no? Saan yun, yun, yun? Yan! Ay, ayan, alika. Can I help you, ma'am? Yes, Pastor, you help us. Uh-huh. Go. How much? Yun po, ma'am. Oo. Okay, 30,000 po yun. Ano? 30,000 po. 30,000? Dining set? Sandali ho, eh. Ang hindi ho yung ano ang binibili namin, yung dining set ng type namin. Uh-huh. Hindi ho namin binibili. Itong tindahan nyo, sobra ka naman. Eh, di bale. Eh, yun. Magkano yun? Yun. That yun one. Yan. 5,000, ma'am. Ah! 5. Sold! Kahit hindi mo man aminin, alam kong kailangan mo ako dito. Okay lang kahit di mo ako pasweldohin. Tutulong ako dito sa bahay. Basta patirahin mo lang ako dito. Babantayan ko mga pamangkin ko. Gusto ko lang matubad ang pangako ko kay Ate Loretta. Ingrid! What's going on here? Bakit naman sabay na habukas ang dilit radyo mo? Kaya pala naman ako pakaingay. Ma, nag-monitor lang ako ng balita. Hindi natin alam kung ano nangyayari sa Mindanao. Baka si Dave kasama doon sa Barilan o kaya nasaktan na siya. Hindi natin alam yun. Nako, Ingrid. Don't worry. Dave is fine. Paano kayo nakasin? Hindi ko siya tumatawa. Wala kayo alam tungkol sa kanya. Alam mo, anak, tatawag si Dave kung pwede. Tigil mo na to. I can't help it. You're obsessing, Ingrid. Tama na yan. Hindi makakabuti yan para sa iyo. Ang dapat mong gawin, magbihis ka na ngayon at pumasok ka na sa opisina. Yan ang makakabuti sa iyo. You have to keep your mind busy. Wow. Ang sipag, ha? Alam mo, kung doon ka sa club nagtatrabaho, mayaman ka na ngayon. Ano palang ginagawa mo dito? Oh, anong ginagawa ko masama? Masama bang dumalo sa isang kaibigan? Ginagawa ba sa isang kaibigan ang ginawa mo sa akin? Anong ginawa ko? Ginamit mo yung pangalan ko habang kung ano man yung ginagawa mo dun sa club. Ah, nagagalit ka sa akin dahil doon? Hindi ba dapat nagagalit ka sa akin dahil kinama ko ang boyfriend mo? Greta, hindi ako nakikipag-away sa'yo. Wow, ang linis mo naman. Sige, ikaw na ang panalo. Pero, kung pinagpuputok ng bibchi mo ay si Dave, eh gusto ko malang malaman mo na katawan lang naman ako para sa kanya. Ikaw naman kasi, virgin ka pa dyan. Ibigay mo na para hindi ka nai-insecure sa akin. Hindi lang naman si Dave ang issue dito eh. Kung gusto mong sirain yung buhay mo sa pagsasayaw mo sa club, huwag mo na idama yung pangalan ko. Problema mo na yun. Oh! Yung ba? Ay, naku. Yung ba ang kinagagalit mo? Sorry. Bakit? Ikaw lang ba nag-iisang Audrey King? Eh, ang dami-dami ng David Garcia. Paano ka nakakasiguro nag-iisa ka lang? Alam mo, Greta, ayoko ng gulo. Kaya umalis ka na dito. Magkaibang-magkaiba nga tayo. Kasi ako, gustong-gusto ko ng gulo. Babae ako. At naamoy ko pag lumalambing isang babae. At amoy na amoy kita. Malagdika. Hindi ka pa nakontento kay Dave? Gusto mo pati si JR sa'yo? Anong pinagsasasabi mo?
Bakit? Totoo naman ah. Hindi ka pa nagkasya kay Dave. Pati si JR nilalandi mo. Hindi totoo yan. Tinutuhog mo ang magkapatid. Alam mo, Greta, huwag mo nga ibintang sa akin yung mga ginagawa mo. Dahil hindi ako ang babaeng bayaran dito. Pasalamat ka. Mahal ko ang trabaho ko. At nandito ka sa pinagtatrabaho ko. Sa susunod na gawin mo ulit yan sa akin, hindi kita aatrasan.